Hey, what's up, Kambalistics? I'm your host, Marlin. And I'm Melvin. And welcome to Kambalistic Gamerz. Finally, guys, we're gonna go react to the much-awaited, anticipated mega trailer of Voltes V Legacy. So if you wanna check this out, please stick around. Guys, welcome back. But before we dive into the mega trailer of Voltes V, we just want to give our condolences to the family and loved ones of Ichiro Mizuki. To those who doesn't know him, he was the one who sang the ending song of Voltes V, Chichi wo Motomete. His previous work includes theme songs for Mazinger Z franchise, Kamen Rider series, Combattler V, Mecha and the Robo, and many more. He passed away on December 6th due to lung cancer. Alright guys, without further ado, here's our reaction and analysis of Voltes V Legacy Mega Trailer. Alright? Okay, so in 3, 2, 1... Ano yun? Parang ano? Ultra magnetic top? Mm-hmm. With his whip, right? Okay. Toei Company. Yan. Telesuccess. Telesuccess Productions. Okay set nila, guys. Planetang Terra Erto. Sandali na lamang at mararating na. Very impressed. Medyo ano na yan. Opening ko nilang graphics dito, guys, na ginagamit sa CGI. Gusto kong makitang magdusa ang lahat ng nasa planeta. Of course, Prince Sardos. World under attack. Well, yeah, New York, ah. Paris, France. Okay, pumapasok na silang gima, yung Voltes V team. Mm-hmm. You are the last line of defense. Okay. Okay, launching their vehicles. Ilabas ang ating sandata. Ilabas ito, Kugaga! Oh, yung ano, yung first kalaban nila sa series. It's a Bozeian Beast Fighter. Let's go! Okay. Let's go in. Okay. Napakita yung laban nila dito. Mm-hmm. Oh, ayos yung ano, Voltes V. Mga taga-Terra Earth. Ha? Isang to, kamo ba? Oh, ito. Ikaw ang napili kong hahalin niya sa akin para sa throne ng Bozania. Yung mga ano, mga slaves. Yung mga walang horn na Bozanian people. Ito, si Tuan si Dr. Armstrong. Oo. Siya na bang ngayon ang ano? Si Ned Armstrong. Okay. Okay, cool. Dadaig na ang lahat ng military forces ng buong mundo. Wala na tayong pag-asa kung hindi ang last line of defense natin, ang Voltes V. Why are we so different? The universe has something bigger to store for them. Sa launch conveyors, na yun din. Si Marianne Armstrong, yung mother nila. Ayan, pinakita na yung ano nila. Lalo sa atin nakasalalay ang buong mundo. Kung saan sila sasakay. Kailangan natin manalo. To go through their vehicles. Roger! Roger!
Wala pang planetang nakatatalo sa makapangyarihang imperyo ng Busa. Medyo. Gusto niyo bang malibanggo? Oh, si Sandra. Uh-huh. Oh, ikising sinagad. Mark? Ah, si Octo One. Pinakita na doon. Ano tayo dito, kuya? Kung pipilit lang natin lumaban, matatalo lang tayo. Gagamitin natin ang butterfly return ticket. Baril niya siya namin. Di ba saw yun before? Regan! Missile! Yes! Lander Shuriken! Stay away from school. Ano yan? May love triangle pa. What are you talking about? Stay away from school. Ayan. Anak, mag-iingat kayo, ha? Part na naman ng ano to. Yung... Be good. Be brave. Love triangle na romance. Eve. Big Bird, Little John. Mama! Pinakita na kagad nila. Pumbira! Alam nila na namatay yung nanay nila. Ano na yata tayo? It, liit na planeta. Hindi nyo matalo. Spoiler yan. Eve, let's engage! Come in! Come in! Yung beast tayo sa samurai. Ah, pinapakita ko nila yung ano, naglabas yan. Supreme Sword. Okay. Okay. Alright. So, ano masasabi mo? Daming spoiler, guys, sa trailer na to. They should have used only probably first episode and second episode. Mm-hmm. Siguro kumuha na lang sila dun ng konting mga clips and just put it on that mega trailer. Halos yung buong series, parang alam mo na eh. Hindi naman, karamihan ng mga kinalaban niya ang mga beast. Oh, pinakita na. Pinakita na. Dapat nagpakita lang silang mga dalawa. Dalawang beast. Oh. Okay na yun sa akin. How about the CGI? CGI, Are you impressed or... Okay lang. Of course, hindi naman to big budget ng katulad ng Hollywood. Kasi if you guys compare sa... Halo, yung video game, Halo series, yun okay yung kanila, medyo dark and yung ano nila doon, color grade. And, tsaka sa mga ibang Korean TV series na sci-fi, or mga sci-fi movies or series, medyo dark and yung kulay. Siguro isa to sa mga pinag-usapan nila sa Toei company when they got the license na medyo, instead na dark, medyo clear or parang sa katulad ng sa anime na medyo maliwanag. Masyadong ano siya, maliwanag eh. Oh. Siguro, I think they should put a little bit of, you know, parang more saturation. Parang medyo malabnaw yung kulay, tingin ko doon sa CGI. or more contrast, I would say. So... Ayun, pinakita na rin nila si, ano, si Dr. Armstrong. Armstrong, yeah. Kasi malaking palaisipan para sa amin kung sino talagang gaganap ng Dr. Armstrong. And finally, nasagot na yun. At least we also saw yung mga, yung scenes kung saan yung sa planeta nila. Kung ano yung mga, yung culture, yung anong itsura, tapos, ayun, maraming footage ni Voltes V. Mm-hmm. Which is... mga fighting scenes niya. Oo. Pero medyo... Ano eh, parang ano eh. Hindi ko nagustuhan yung pinakita pa yung ano eh.
yung umiyak sila, yung namatay yung nanay nila. So, medyo spoiler yun para sa akin. Especially sa mga taong di pa nakakapanood ng Voltes V. Mm-hmm. So, ayun nga, parang dapat hindi mo na nila pinakita yun. Mm. As what I've said, sa mga every time na we watch, kasi we already watch a lot of movies and series na trailer, they only took like 5 or first 10 minutes of the series or about episode. So dito halos pinakita na lahat eh. Yun. Tsaka pati yung fighting scene ni ano ni Steve tsaka ni Prince Sardos, pinakita na rin, which is yun yung last scene or last episode ng Voltes V. Mm-hmm. Pinakita rin nila doon yung training ni Steve tsaka ni Big Bird. Mm-hmm. And later on, malalaman nyo kung bakit sila nagtitraining for that. Mm-hmm. Which is pinakita doon yung beast fighter or yun, yung kalaban nila na samurai. So, but so far, I would say, I mean, it passed. Pero they need more improvement, yeah. I'd say. Especially if they're planning to make another anime adaptation, mm-hmm. like Daimos or Mazinger Z or Mikando Robo or kahit yung ano, Gundam. That will be a good next project, mm-hmm. para sa GMA. So, kailangan nila improve yung graphics. Tsaka siguro yung set. Palakihin pa nila yung set. Yeah, napapansin ko marami siyang CGI na doon sa set. Mm-hmm. Still yung mga ano, yung mga components ng kahit or yung mga dingding, yung mga walls. Yeah, yung mismong I would say siguro mas mahal pagka gagawin mo pa yung buong set. Kaya they go on probably the green faster screen. Faster way na i-CGI mo na lang. Mm. Yun. So, yeah. That's our honest analysis, reaction to the mega trailer, Voltes V Legacy. Mm-hmm. Of course, marami pa rin magsusuporta sa Voltes V. Mm-hmm. Isa na kami doon. Mm-hmm. And of course, we're gonna watch this. But hopefully, yung mga konting minors, they can fix it. I'm not sure if they can fix it. But, ma-improve pa nila sa mga, especially yung pag-editing ng bawat episode ng Voltes V. Yeah. Siguro naman, ano, gagawin nila yun. The best nila para, of course, this is a popular franchise. So, gagawin nila yung best nila na makakaya nila para dito sa anime na to. Ayan. So, yeah. So, kung bago ka sa aming channel and if you like our breakdown, analysis, and reaction to this trailer, please don't forget to hit that subscribe button, guys. It would greatly help our channel. And also, i-like mo na rin yan. Of course, you can follow us on our Facebook, Twitter, and Instagram account. And also, guys, kung hindi nyo pa nakikita yung reaction namin doon sa teaser, we would put on the link down below and somewhere here on this video. And yeah, so that's it. So for anything related to toys, video games, board games, animes, and Blu-ray movies, only right here at this channel, the Kambalistic Gamerz. Until here, guys, take care, stay safe, and Happy New Year!